tatay ko ang pagkababae ko. Gago siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Trisha's Secret Files. Si Trisha na na-in love sa best friend ng kanyang asawa. Currently LDR sila ng kanyang asawa and one day sa kanyang off duty sa ibang bansa ay naisipan niyang hagilapin yung account ng best friend ng kanyang asawa since tropa rin naman niya raw yun. Na-curious siya. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng pagkakataon para makapag-reconnect sila at nagtuloy-tuloy na yun. Hanggang sa natagpuan na lamang nila ang kanilang mga sarili na ginagawa ang mga bagay na ginagawa ng mga magpa-partner na nasa LDR. Nag-SOP raw sila. Anong ibig sabihin ng SOP? Yun ba yung show dati na SOP? SOP? Hindi. Ang SOP para sa mga guard na nakatutok ngayon, ano po? Diba? Ang talino naman. Standard Operating Procedure. Pero para sa mga ma-L at nag-LDR, ang tawag po dyan ay Sex on Phone. Imagine, may kanya-kanya silang asawa, pero nag-aanuhan sila sa phone. At ang matindi pa rito, best friend ng asawa niya, yung kinabit niya. Pero buti na lang, itinigil niya na kung ano man yung namamagitan sa kanilang dalawa ni Dexter. Pero sana mapanindigan niya, no? Eto, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comment suggestions, and violent reactions. Eto po ang sabi ni Christopher. Para kay Trisha, mali ang ginawa mo. May asawa ka na, ilagay mo yan sa tama. Dapat marunong kang makontento. Naniniwala ba kayo doon na dapat ay marunong kang makontento, lalong-lalo na kapag nag-asawa ka na? Ako naniniwala ako na bukod sa pagiging kontento, dapat ikaw rin ay merong sense of commitment. Yung meaning, araw-araw, kahit hindi ka pili-pili ang asawa mo at kahit hindi ka kinikilig sa kanya, siya pa rin ang pipiliin mo. That is what you call strong sense of commitment. Pag mahina ka dun, huwag ka nalang mag-asawa. Ito naman ang sabi ni Marisa Figueroa. Para kay Trisha, pareha kayong may asawa ni Dexter. Mali ang nararamdaman niyo para sa isa't isa. Best friend pa ng asawa mo ang ginawa mong kabeta. Kalimutan mo na si Dexter para hindi masira ang pagkakaibigan nilang dalawa. Yun lamang po from Marisa Figueroa. Thank you very much. Ito naman ang sabi ni Doc Yorje. Hi Trisha, alam mo tama ka, baliw ka nga. Kahit may asawa ka na naganap ka pa ng reserba, best friend pa niya. Useless kung i-guilt trip ka namin sa ginawa ninyo ni Dexter, pero susubukan ko. Ano kaya ang nasa isip ni Adrian habang nag-SOP kayo ni Dexter? Ano kaya ang nasa isip niya habang hindi niya alam na hibang ka pala sa best friend niya? Kung ikaw ang nasa katayuan ng asawa ni Dexter, matatahimik ka kaya kung malaman mong pinagtataksilan ka ng taong mahal mo? Yan na ba ang bagong tama sa panahon ngayon? Ang magloko ng paulit-ulit. From Doc Yorje.
Actually, nakakatakot yung panahon ngayon na parabang nanonormalize na yung cheating. Utang na loob, huwag po nating inormalize yung cheating, ha? Pag cheating, cheating talaga. Huwag na natin bigyan ng excuse pa. Eto naman ang sabi ni Carl. Ding po, DJ Rocky. Ang masasabi ko lang po sa letter sender is, mabuti na lang talaga hanggat maaga tinigil nila. Kasi kung nalaman ng asawa nila, nako po, malaking gulo yan. At kung maaari po, pati yung feelings itong si girl, tigil na rin niya. Para sa ikabubuti. Yun lang po, pa-shoutout po dito sa Tambo, Paranaque City. God bless po. Maraming salamat, Carl. Itigil mo na, Secret File Sender. Ito naman ang sabi ni Ems. Para sa'yo, Secret File Sender, sisegundahan kita. Oo, baliwat tanga ka kasi may asawa ka na pero pumatol ka pa sa iba. Wait lang, dito tumutunog yung effects ko eh. Yan. Ewan ko sa'yo. Ayaw mo siguro ng tahimik na buhay kaya ka naghanap ng gulo. Kung tutuusin, lahat ng naramdaman mo ay dahil sa desisyon at kagagawan mo. Kung ayaw mo na talaga, ayaw mo na, period. Kung ayaw mo na, block that guy. Kasi kapag hindi firm at final ang decision mo, kapag umuwi ka ng Pinas, madadarang at matutukso ka pa rin. Ito yung part na nakakatakot. Yan po ay galing kay Ems. Actually, pag mahina yung paninindigan mo, diba? Kapag marupok ka kasing rupok mo ang kahoy na matagal nang inaanay. Eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si BL. Dapat naisip mo yan bago pinapasok yung kalokohan mo. May intention ka talaga na maging other woman ni Dexter. The moment na sinurch mo siya sa FB, dapat yung atensyon ay binigay mo na lang sa asawa mo. Hindi sa best friend ng asawa mo. Shout out po sa mga teacher ng DHVSU Mexico Campus Kira Kids Online. Suspendido po ang face-to-face classes. DJ Rocky from BL. Uy, ingat-ingat po tayong lahat dahil maulan. Ito naman ang sabi ni Dodong Smooth. Magandang maulan na gabi mo, Rocky, ha? Sabi ko yan sa story mo. Yun nga yung pag-overthink mo. Nakaka-trauma. Trauma malala na naman sa mga nag-LDR ngayon. Ba't kaya may mga ganyan tao, no? Hindi naman lahat sa babae. Mapalala ka, syempre. Kasi baka sabihin ni babae na masisisi, no? Abinado yung mga kagaya namin na naka-ease ganyan din, no? Tapos sasabihin pa niyan na ikaw lang susi sa puso ko. Tapos malaman-laman may duplicate pala. No? Parang GM lang yan sa text lang. No? GM to all. No? Send to Manny. Nakakaskas na yung mga ganyan na yan. Pero good thing na natuto ka sa mistakes mo. Parang ako lang din before. No? Nung bago pa ako na ganito ngayon kung anong masado ko yan. Same lang din, parang almost same, pero hindi naman ganun kalala kagaya sa kanya. So yun nga, learn from your mistakes, no? It's maganda yun at naintindihan mo yung pagkakamali mo. And at least, ikaw mismo nakaalam na ikaw na mismo nagpigil sa sarili mo, no? Kasi masarap nga naman ang bawal, pero ang bawal ay bawal, no? So, tsaka unfair din sa asawa mo, no? So, yun lang. Yung pabati po sa Team Tech, yung Team Rocketers. Ingat po sa lahat na nasa kalsada po at stay dry, no? So, maraming salamat sa iyo, Dodong Smooth. Lahat naman tayo dumadaan sa phase na meron tayong mga pagkakamaling nagagawa sa buhay natin. Pero hindi dapat po inuulit-ulit ang pagkakamali. Eto naman ang sabi ni Shame Pelinggon. Bakit may mga taong hindi marunong makontento sa kung ano ang meron sila sa buhay? Pero good thing na pinutol na niya ang pakikipagrelasyon niya sa best friend ng asawa niya. Para hindi na magtuloy-tuloy pa. At hindi pa matatakasan ni Ate Sender ang kasalanan ng ginawa nilang dalawa ni Dexter sa mga partner nila.
At sana Ate Sender, kapag dumating ang oras na magkikita uli kayo ni Dexter, ay hindi nyo na ipagpatuloy ang tamis ng inyong napako at maling pag-ibig. Sana mas piliin nyo na lamang kung ano ang tama, yun lamang po. Shoutout po dito sa The Clum Tobias Fournier Antique, sa Sedanto at Pelingon Family. Naka-speaker po kami, visionary namin ang makinig sa iyo gabi-gabi. Uy, thank you very much sa inyo pong mga nakikinig dyan, Sedanto at Pelingon Family. Maraming salamat po sa inyo. Eto naman ang sabi ni Berto. Pag best friend lang, hindi yung kung saan-saan pa humahantong. Pwede naman punan ng asawa mo yung pagkukulang niya sa iyo. At kung pwede sa asawa at anak mo na lang ibigay yung atensyon mo. Yun lamang po, maulan na gabi sa lahat, especially to Team Rocketeers. Hi din po kay Taylor na nakikinig ngayon. Hi din kay Gavalieta, kay Igop Moto Vlog na nagsasabi rito na... Ang message ko lang kay Sender, walang sikretong hindi nabubunyag. Malalaman at malalaman ni Adrian yung mga pinaggagawa ninyo sa kanya. Super very wrong yung ganyan. Adrian pa rin naman yung name. Adrian din pa naman ang name ko. Kaya masakit sa isang Adrian ang maiputan sa ulo. By the way, shoutout po sa TNVR Alliance Grab Car, especially to Chairman Gary Gand. Gary G and the Boss Family at sa Solid Independent Riders Capitolio chapter na naka-tune in palagi sa Love Radio. Uy, maraming salamat po. At sa mga Grab drivers na nakikinig ngayon, sa mga riders natin, mapapula, mapa-orange ka, mapa-pink ka, mapa-red ka, mapa-green ka, maraming salamat po sa inyong pakikipagbakbakan sa kakalsadahan kahit maulan. Medyo hindi safe ang ating pagbiyahe, pero kinakaya nyo pa rin para sa inyong mga pamilya at para makapagtawid ng tulong, assistance sa ating mga kabisyo. Maraming salamat at sa mga nakikinig ngayon, maraming salamat dahil sinamahan nyo ako. Oo, na maging masama ang loob sa secret pal sender natin. Hindi pwedeng ako lang yung nanggigigil. Hindi pwedeng ako lang yung nangingirita. Hindi pwedeng ako lang yung nangiinis. Dapat may kasama ako. At yun yung purpose ng programang ito. Alam mo ba yun? Yung maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. At ngayon, ramdam ko na hindi ako nag-iisa. At for sure, ang ating secret pal sender, hindi naman din niya nararamdaman na mag-isa siya. And I'm sure, marami dyan, tahitahimik lang, pero kumabit yan. Nakaka-proud ba yun? Nakaka-proud ba na maging kabit? O magkaroon ng kabit? Anong napapala ninyo sa pagkakaroon ng kabit o maging isang kabit? Satisfaction, attention, love, care, kilig, excitement. Yun bang lahat ng yon? Ay mas matimbang sa kapayapaan? Aanhin mo ang kilig, excitement, saya. Kung wala ka namang kapayapaan, kung hindi ka naman malaya, napakahirap pong i-achieve sa panahon ngayon ng kapayapaan. Feeling ko nga achievable na lang talaga yun kapag na-deads ka eh. Pero hindi. Hindi naman. You can still achieve peace. You can still get that peace by choosing wisely. By making decisions wisely. Kaya ka mapupunta sa isang magulong sitwasyon ay dahil hindi ka nakapamili ng tama. Kaya lang naman gugulo yung buhay mo dahil mali yung pinili mo. Yung excitement ba na yan? Yung kasiyahan ba na yan? Yung salap-salap na ba yan na nararamdaman mo? E kayang pantayan o higitan yung kapayapaan
na dapat sana ay para sa'yo? Na ma-achieve mo? Kung hindi, mas piliin mo na lang maging payapa. Kasi yung kapayapaan tumatagal. Yung excitement, 5 minuto lang yan kapag nag-SOP kayo. O baka isang araw, o baka isang taon kapag madalas kayo. Pero yung kapayapaan dahil ginawa mo yung tama, panghabang buhay yan. Panghabang buhay yan na panghahawakan mo. Kaya girl, sana ay mapanindigan mo ang desisyon mo. May mga anak kayo ni Adrian. Mahal na mahal ka, sabi mo ng asawa mo. At hindi niya deserve itong mga pinaggagawa mong kalukuhan, itong kagagahan mo. I just wish na hindi huli ang lahat para sa iyo. Sana ipagpatuloy mo lang ang paggawa ng tama. Sana panindigan mo tong desisyon na to. Sana hindi ka maging marupok. Sana pakaisipin mong maigi yung pagmamahal ng asawa mo sa iyo. At yung pagmamahal na dapat ibinibigay mo sa asawa mo at sa mga anak mo. Kasi kung hindi gano'n naman pala talaga yung goal mo, edi sana hindi ka na lang nag-asawa in the very first place. Hindi naman maiiwasan na minsan mai-excite ka sa iba, kikiligin ka sa iba kahit na may karelasyon ka, kahit na may asawa ka o kahit minsan may jowa ka. Diba? Hindi maiiwasan na hanga ka sa ibang tao. Pero dapat hanggang dun lang yun, hindi mo i-entertain o hindi ka gagawa ng bagay na higit pa dun. Kailangan mong hilain yung sarili mo pabalik sa asawa mo. Hindi yung ikaw pa mismo yung nagtutulak sa sarili mo, naglalakad papunta dun sa tukso. Kaya maraming natutukso kasi nagtanim sila na nagtanim. Bago ka makagawa ng isang major cheating, bago ka ma-fall sa isang tao, marami ka munang maliliit na desisyong ginawa. At itong mga maliliit na desisyon na to, ito yung nagbigay ng daan sa inyo para mapunta kayo sa isang major cheating situation or relationship. A major cheating relationship or situation is made of series of decisions na maling-mali. Sana kung magkakamali lang talaga tayo, yung walang maapekto ang iba. Alam mo yun, kung gagawa ka ng kamalian, kasalanan sa buhay, sana sarili mo lang. Sarili mo lang yung vina-violate mo para walang ibang matatapakan, walang ibang masasaktan, kundi sarili mo lang. Sana kung merong ganun lang kasalanan, ganun na lang po yung gawin nating lahat. Para walang ibang naapekto ang mga bata, walang maapekto ang mga asawa, walang magdudusa. Walang iiyak, walang mapapatanong sa sarili nila kung bakit sila niloko. Kung anong kulang sa kanila, bakit sila pangit. Anong meron? Bakit ako pinagpalit? Sana ganun na lang. Napakasakit ng ginawa mo sa asawa mo at sana matuto ka sa lahat ng mga nangyari. Sana hindi pa huli ang lahat.
At sana, again, panindigan mo yung desisyon mo. Kung mas mahalaga sa iyo ang kapayapaan at ang paglaya mo, choose what is right. Choosing what is right is for a lifetime. Panghabang buhay yan. Sa mga kabisyo namin na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break, you're still with me, DJ Raki, and you are listening here sa Stasyong No. 1, 90.7 Love Radio. This is Trisha's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!